Isang maulang araw sa aming lahat, no? Kamusta po tayo sa lugar niyo dyan, guys? Kasi dito sa amin talaga umuulan maghapon, no? So anyway, guys, magluluto ako ng napakasimpleng laswa, no? So yan na nga, guys, no? Kung ano lang yung nabili ko doon sa nagtitinda sa kariton, yun lang din yung lalagay ko sa labas. Sa laswa, syempre. Bakit pa naman ako maghahanap ng iba, no? So yun na, guys, meron akong sitaw. Guys, ang ganda ng sitaw niya kasi, guys, ang lutong. So, ibig sabihin fresh na fresh pa yung sitaw niya. Anyway, pati yung mga talpos ng kamote at saka yung saluyot, no? Kaya naisipan ko maglaswa, guys, eh. Kasi nakita ko ngayon paninda niya is sariwa, no? So, sabi ko nga, why not? Bakit hindi ako magluto ng laswa for today, no? So, yun na. Napaka-konti lang, guys, na sahog nito. So, hindi na natin kailangan pahirapan pa yung sarili natin. Guys, alam nyo kasi, guys, masarap kasi yung gulay, lalo na pag sariwa talaga. Alam mo, nung habang hinahati ko itong sitaw, maririnig mo talaga yung lutong ng sitaw, eh. No? Malalaman mo talaga yung sariwa yung sitaw. And then, guys, nilagyan ko lang din naman ng 2 pirasong talong, no? Pagkatapos, meron akong kamatis, sibuyas, luya, no? And then, yung, syempre, yung ating talbos ng kamote at saka saluyot. So, yun lang yung ating sangkap para sa ating laswa. So, ganyan-ganyan lang, guys. Ganyan lang kasimple, no? Wala ng chopping board, no? Hindi na gumamit ng sangkala, no? Hiwa-hiwa lang, no? So, mabilis lang to. Mabilisan lang to, actually. And then, ito na. Papalatan lang natin din yung luya. Siyempre, tapos iwain natin. Ito yung nagpapasarap dun sa, no, sa laswa natin, no? Yung luya. So, ito na nga, guys. Pagkatapos nating hiwain tong luya, nakalimutan ko, guys, meron pala akong patolang binili, no? Kasama doon. So, ang patolang pinili ko, guys, yung may kanto, no? Hindi ko alam kung anong tawag dito sa variation ng patola. Pero, nas gusto ko kasi yung, ano, yung klase nitong ganto ng patola kaysa dun sa makinis na patola. Diba, merong makinis, guys? So, ako nas gusto ko to kasi parang hindi siya ganun kabuto. Ewan ko lang kung dahil bata pa or basta feeling ko nas masarap itong patola na to kaysa dun sa makinis. So anyway, kahit anong klase ng patola naman yan, pwede yan. Depende yan kung ano yung meron sa lugar ko, syempre. Kung ano yung meron, yun na. Huwag na maghanap ng wala, di ba? So anyway, napakasimple, no? Pabalatan mo lang, hihiwain mo lang, then maya-maya may instant ulam ka na. So kita mo, guys, kita mo, hindi ko na nga ginamitan ng chopping board. Ganon kasimple, no? Yung lutuin ito, no? So ang pagkakaalam ko, guys, ang laswa is originated sa Iloilo. So tama po ba? Kasi po meron kaming version nito sa norte, no? Meron kaming dinindeng, no? Na meron din po akong video niya ng dinindeng dito sa channel ko. So anyway, ito na, guys. Himayin ko na yung saluyot. Alam nyo, guys, dati yung saluyot, ano to, eh, pinipitas ko lang to dun sa, ano, sa backyard ng nanay ko, actually, no? Kahit hindi sa backyard, sa harapan ng bahay namin, sa gilid ng bahay namin, may mga tumutubong saluyot. Kasi napakadali nitong alagaan, guys, eh. Buto lang, napakakonting buto lang. Pagdating ng tag-ulan, makikita mo yan, guys, magtutubuan yan. Napakarami, no? Pero ngayon, parang bibihira ka na makakita may tanim ng saluyot sa mga tabing bahay, no? Makikita mo na lang, guys, yung saluyot. Nandun na lang sa palengke, binibenta, no? Dati to, pinipitas lang to or nahihingi lang to. Pero ngayon, wala ka na makikita ang ligaw na saluyot, kumbaga, no? So, ito rin, guys, yung talbos ng kamote. Bibihira na rin ako makakita nito sa mga backyard, no? So, ngayon, makikita mo na lang yung talbos ng kamote. Syempre, sa palengke na lang, guys, no? Parang dito sa Manila, bibihira na yung tatanim pa nito, no? So, yun na nga, nakakalungkot, no? Actually, dati to, guys, sabihin mo sa kanal-kanal lang, no? Sa tabing kalsada, no? Meron to, no? Kasi iba naman talaga nun, guys, malinis nun kasi nun. Kahit sabihin mong kanal, malinis, no? Unlike ngayon, ako pag sinabing kanal, ew. Yaki na talaga, no? So anyway, yun na nga, nalagyan na natin ng talbos. Siyempre, guys, hugasan natin maigi kasi nga, para naman masigurado nating malinis kasi iba rin yung ano, kasi siyempre, nabibili natin sa palengke. Hindi natin alam kung saan galing, kung saan dumaan. So, to be sure, kailangan huhugasan natin ng maigi para mawala din yung mga dumi, diba?
So alam nyo guys, napakaswerte talaga yung merong space sa ano, sa bahay, no? Yung merong kang pwedeng pagtaniman, no? Kasi before kasi ganun guys yung ano, yung dati naming tinitirahan, malaking space ko. So ang dami kong naitatanim na gulay, no? Unlike ngayon kasi guys, yung pwesto ko ngayon is puro simento na, no? Wala ka na talaga makikitang lupa. Kung makakapagtaniman ako, sa paso na lang guys, no? So yun, no? Nakakasad, no? So anyway, buti nga may nabibili sa palengking gulay, no? So anyway, eto na guys, magpapakulo lang tayo ng tubig na may kasamang dying na isda guys. And then lalagay ko na yung luya, yung kamatis, sibuyas, and then lalagyan ko to ng konting bagoong pampalasa, syempre, no, yung bagoong isda natin. At pagkatapos nun guys, lalagyan ko ng MSG. Syempre, ano ba yung MSG? Yung betchi, no? So ganun lang kasimple guys. So ang gagawin natin guys niyan, tatakpan natin. Syempre, pakukuluan natin ng ilang minuto, no, hanggang sa lumasa na yung nilagay kong daing guys. So alalay lang guys sa paglagay din ng ano, ng bagoong isda, kasi syempre naglagay ako ng daing guys eh. So wag naman ganong maalat, no? Alalay lang, yung saktong-sakto lang yung lasa. And then pagkatapos nun guys, kumulo na nga. Ito na, nilagay ko na yung saluyot. And then sunod-sunod na yun guys, no? Lagay ko na yung saluyot, yung patola, sitaw, talong. So pagkatapos na yung talbos ng kamote. So ganun ka simple lang guys yung ating laswa. Pagkatapos nito guys, syempre pakukuluan lang natin ng ilang kulo, kasi ayoko naman ano, ayoko naman masyadong overcook yung ating gulay, kasi nga masarap to guys, kasi sariwa. So mas masarap din naman yung medyo half cook, pero syempre guys, nakadepende nga to sa kakain, kasi meron naman talagang taong ayaw nila nung ano, ng half cook, no, yung gulay, no. Although nasabi nga nila na masustansya nga kasi pag half cook lang, no. Pero depende rin guys sa kakain talaga, no. So ako kasi nas gusto ko yung half cook lang, lalo na yung sitaw, no. Yung pag kinagat mo, alam mo yung guys, malutong-lutong pa, no. So ganun nga. So tulad nito, pinakuluan ko lang to ng ilang kulo lang. So hindi ko to in-overcook talaga guys, no. Para nga ano, para masarap talaga, no. So guys, try nyo to kasi napakasimple nitong recipe na to, pero yung lagi ko nga sinasabi, no, kahit simple tong recipe na to, pero yung nutrition ibibigay nito 101%, no? So may kasama pang 1%, no? So totoo guys, mas masustansya talaga ang gulay, no, palong-palo yan, no? So compare sa mga pagkain ngayon, no, so nas iba pa rin yung ano, yung mga luto nung araw, no, compare ngayon. So guys, ito yung ulam na masasabi ko sa inyong budget friendly, no? So totoong budget friendly to guys, hindi mo kailangan gumastos ng mahal para lang makuha yung sustansya ang hinahanap mo, no? So sasabi nga minsan guys, diskarte lang din sa buhay, no? So there you have it guys, ito na yung ating simple pero napakasarap at masustansyang laswa, no? So there you have it guys, magpapasalamat lang muna ako sa inyong lahat, no, sa matiyagang panonood nyo sa aking channel, no. Thank you very much, no. Napaka grateful po talaga ako kasi sinusuportahan nyo po ako. At kung bago ka sa channel ko, please like and subscribe. Maraming salamat po. At sa susunod at sa uulitin, sana po panoodin nyo po ulit yung mga susunod kong mga video. And that's it for today guys. Maraming salamat po. God bless everyone. Bye-bye.